dahil nga sa pagbubukas ng pintuan ng NBA G League para sa mga high school players na gustong masubukan at mapalakas pa ang kanilang kakayahan sa paglalaro ng basketball, at para na rin maranasan nila sa murang edad na maging isang pro player ng basketball ay naging option na rin ng high school basketball players ang NBA G League. At may mga usap-usapan ngayon sa US na baka sa G League rin maglalaro itong si Chet Holmgren kasama ang iba pang high school top prospects ng 2021. At kung titignan natin ay palaging naikukumpara ang player na ito kay Kai Soto. Pero sino nga ba sa kanila ang merong advantage o mas nakakaangat pagdating sa paglalaro ng basketball? Titignan rin natin ang mga huling update sa NBA G League Select Team o Ignite Team, maging ang mga kaganapan ngayon sa PBA kung ano nga ba ang mga bagong update tungkol dito. Bago natin ipagpatuloy ang mga detalye ng ating video, at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone, ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin. Dahil nga sa ang ilan sa mga top prospects ngayong 2020 gaya ni na Jalen Green, Jonathan Kuminga, Daishin Nix, Isaiah Todd, Kai Soto at Singh ng India ay pumirma ng kontrata sa NBA G League, ay nahihikayat na rin ang ilang 2021 high school prospects na mag-skip sa college o NCAA at maglaro na lamang sa NBA G League. Dahil nga naman may sahod ka na at pwede ka pang kumita sa mga endorsements. At bukod pa doon ay ito na nga talaga ang pinakamalapit na gateway o option para makapaglaro ka mismo sa NBA. Nasa listahan nga itong si Chet Holmgren sa isa sa mga players na sinasabi nilang sa NBA G League maglalaro. Pero sa 2021 pa ito officially na makakapirma ng kontrata sa NBA G League. Pero hindi pa nga ito sigurado dahil maaaring baguhin rin ng NCAA ang kanilang patakaran tungkol sa pagkakaroon ng mas malaking insentibo ng mga basketball players ng kanilang paaralan. Kung matatandaan natin ay palaging naikukumpara si Chet Holmgren dito kay Kai Soto, pero sino nga ba ang mas nakakaangat sa kanilang dalawa sa paglalaro ng basketball? Halos magkasing edad nga lang sina Kai Soto at Chet Holmgren, at pareho silang ipinanganak noong May 2002. Para sa akin naman, lamang si Chet Holmgren sa bilis, pero pagdating naman sa loob ng paint o sa post-up ay mukhang nakakaangat naman ng konti itong si Kai Soto. Sa 3-point range at mid-range shots naman ay mukhang halos parehas ang dalawang players na ito, kaya nilang ipasok ang kanilang mga tira sa mga distansyang nabanggit. Pero ang tunay na kalakasan ng isang basketball player ay makikita mo kasama ang kanilang teammates, dahil kung mapupunta ka sa isang team na sakto ang kakayahan mo o komportable ka sa rotation at place nila, ay dito mo pa mas lalong mailalabas ang iyong tunay na kakayahan sa paglalaro ng basketball. Dito naman tayo sa NBA G League Select Team o Ignite Team, na kung saan unti-unti na silang nagpapalabas ng mga media files ng kanilang mga practice. At dito nga ay makikita natin si Kai Soto na nagiging komportable na sa practice kasama sina Jalen Green at ng iba pang mga Ignite Team members. Dumako naman tayo sa update ng PBA na kung saan tuloy-tuloy na ang mga scrimmages o 5v5 practice ng mga PBA teams. Kahit na hindi kasali itong si Junmar Fajardo sa lineup ng SMB ngayong PBA restart, ay nagpakita ito ng shooting drills sa isang court at mukhang nakarecover na nga ito sa kanyang injury. Pero kailangan lang nilang siguraduhin na nasa 100% ito sa pagbabalik niya sa PBA, kaya hindi na muna sinali ni Coach Leo Austria sa kanyang lineup si Junmar Fajardo ngayong PBA restart. Na-reinstate na ang pro basketball license ni Calvin Abueva at hinihintay na lang niya ang go signal ng PBA kung pwede na itong maglaro sa official games ng PBA restart. Sa ngayon ay pinayagan si Calvin sa mga practice nila kasama ang Phoenix Super LPG Masters, at sa tingin ko ay aaprubahan rin ng PBA na makapaglaro si Calvin sa official games kapag nagsimula na ito. Yan na muna para sa video nating ito, at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.